Jesucristo inubuhay, nalain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyo lahat. At sumayin niyo rin. Sa misang ito, ipanalangin natin ang ating mga kahilingan, mga natatanging kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating panalangin, ating isama ang lahat ng mga may karamdaman. Tumihingi ng kahilingan para sa kanilang physical na karamdaman, emosyonal, mental at spiritual na pangangailangan. Isama natin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan, gayon din ang mga nasa ospital. Ang mga nasa online streaming nating mga kapatid, samahan niyo po kami sa pagdiriwang ng banal na misa nang sa gayon sabay-sabay tayong humiling sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tulong gabay ng ating mahal na patron Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita, pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa payag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at tagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion na naging gobernador ng Akya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion. Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakikinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita
at mga ngalan at sa kautusang inyong mga Hudyo, kaya't hindi ko kayo hatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo, at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagtapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungo Syria kasama ang asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Hari ng Sangkalupuan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupuan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, umalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puod kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansay, mamahala tayo. Siya ang pumili sa ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Poong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masiyang sigawan ang pinansuog. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y naang magtiis, natagumpayay na kami, at sumati ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap, siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, malulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating ebanghelyo ay ang patuloy na pakikipag-usap ni Kristo sa kanyang mga apostoles sa huling hapunan. Ito ay paghahabilin niya sa kanyang mga apostoles, paghahanda ng kanilang mga sarili ng damdamin sapagkat natitiyak ni Kristo na sila ay malulungkot, mahahapis
sapagkat sa ilang sandali siya ay darakpin, siya ay pahihirapan at mamamatay, mawawala sa piling ng mga apostoles. Binibigyan ng encouragement of heart ni Jesus ang kanyang mga apostoles upang nang sa ganon sa kanilang patuloy na pagsunod sa kanya sa kabila ng hirap, matatamo nila ang liwanag at kaligayahan. Ang sakit na ito ay inihambing pa ni Kristo sa isang pangyayari tulad daw ng isang babaeng nanganganak na pagdadaanan niya ang sobrang hirap. Alam ng ating mga ina ang hirap ng panganganak, isang pagbubuwis ng buhay, hindi lang simpleng sakit tulad ng nabangga ka na sa pader o di kaya ay naipit ka o di kaya ay nakagat ka ng langgam. Higit pa roon ang tindi ng sakit na nararamdaman. Ngunit tila baga ang lahat ng iyon ay nawawala kapag nasa piling na niya at naisilang na ang sanggol. Kakaibang tuwa, kakaibang damdamin, kakaibang kaligayahan, tila baga napawi ang lahat ng sakit na dinanas. Ganito isinilarawan ni Kristo ang pakiramdam ng mga apostoles sapagkat pagkatapos na siya ay mamatay, mayroong muling pagkabuhay. At mula nga nung linggo ng pagkabuhay, hanggang sa mga panahong ito, ay tinatamasa ng mga apostoles ang ligaya dahil nakapiling nilang muli si Kristo. Ito mga kapatid ay isang pagpapaalala din sa atin, sa mga nakadinig ng ating banal na ebanghelyo sa araw na ito. Tayo ay inahanda ng Panginoon sa ating buhay. Bagamat hindi niya ninais ang anumang sakit, hindi niya ninais anumang pangyayari na hindi maganda sa ating buhay, ngunit ito ay hinahayaan ng Diyos upang mahanda rin tayo sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Kaya naman sinasabi niya, mahalaga ang paghahanda sapagkat kapag hindi tayo handang humarap sa buhay, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga sakit, sa karamdaman, tiyak, dahan-dahan tayong mawawala sa piling ng Panginoon. Ngunit, kapag tayo ay dumanas o nasa sitwasyon ng kahirapan, ng kalungkutan, ngunit kasama natin ang Diyos, natitiyak tayo na sa bandang huli ng ating paglalakbay, tayo'y bibiyayaan ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin mga kapatid, na sa bawat unos, sa bawat sakit, sa bawat dilim ng buhay, mayroong liwanag at ligayang ibinibigay si Kristo sa atin. Ang natatangi at nararapat nating gawin, huwag nating hayaang mawala si Kristo sa ating piling. Huwag nating hayaang mawala ang pagdarasal sa ating buhay. Huwag nating hayaang bumitaw tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco naming Santo Papa, at ni Gilbert naming Obispo at ng Talang Kapayan, mga reliyoso at reliyosa, at ng sambayanang ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus namang ang dahilan ng pagtitipon. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit ng sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyo lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ginang mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15 ay magkakaroon po tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng communion, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari niyo po ilabas ang mga nais niyong pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, kaloob mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magbasta walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magbasta walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magbasta walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na nasa online streaming. Nawa ang Panginoon ay patuloy na magbasbas sa inyong lahat. Nawa ay basbasan din ang inyong mga pag-uwi sa inyong kanya-kanya mga tahanan, anuman inyong gawain sa araw na ito. Gayon din ang inyong mga kalusugan, ang inyong hanap buhay at pangangailangan at kahilingan sa Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod para maganap ang manalamisang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, tinghari at manu.